Salamat po sa Panginoon sa patuloy na pag-iingat niya sa atin papunta dito. Ganun din po sa araw na ito. Salamat sa Panginoon sa bagong biyaya na patuloy na ipinagkaloob niya. Tayo po ay magsimula sa ating Bible class sa umagang ito. Ang atin pong pag-aaralan ngayon ay ang duty of meditation. Ano ba ang pagninilay o gaano ba ito kahalaga sa isang mananampalataya? Bago po ako magsimula, inanyayahan ko po ang lahat na makipagbukas sa Psalms chapter 1, verse 1 and 2. Ito po yung text na ating babasahin ngayon. Psalms chapter 1, verse 1 and 2. Sabi dito, mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Salamat sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Bago tayo magsimula, tayo pa ay manalangin muna. Panginoon, salamat po sa umagang ito na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat sa panibagong biyaya. Salamat sa panibagong awa, Panginoon, na patuloy na ipinaranas mo sa amin sa araw na ito. Ganyan po, dalangin namin sa pag-aaralan namin ngayon sa duty of meditation. Patuloy na bigyan mo kami ng kalinawan, kaunawaan, o Diyos, sa tungkuling ito, kung gaano ba ito kahalaga sa aming buhay pananampalataya. Panginoon, dalangin ko ay patuloy na buksan mo yung mga isipan namin, patuloy na sa pagkaunawa namin ito ay ikaw ang may taas, ikaw ang mapurihan, Panginoon. Gabayan niyo po kami sa pag-aaral namin ito sa oras na ito, Panginoon. Salamat po sa inyo pa namin ibinabalik ang mataas na papuwit po. Salamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ayun, what do we do when our hearts grow cold? Ano ba ginagawa natin kapag nanlamig na ang ating mga puso? O nanlamig ang ating mga pananampalatayang Kristiyano? Maraming mga Kristiyano noong unang panahon na ginamit ng Diyos bilang mga halimbawa kung paano nila pinagniningas ang kanilang pananampalataya at nagniningning na parang mga ilaw na nagtuturo sa atin sa ating pananampalataya ngayon. Sabi dito, advise us not only to read God's Word, not only to pray God's Word, but also to slow down, take a deep breath, and meditate on God's Word. Tinuturo sa atin na hindi lang tayo basta magbasa lang ng Biblia, manalangin, kundi dapat meron din pagninilay. Dahil ito ay nagpapanatili at nagpapalago ng isang individual na Kristiyano sa biyaya ng Diyos. What is meditation? Ano ba yung tamang pananaw natin patungkol sa meditation? Sabi doon sa Desiring God na binasa ko, sabi doon, in common forms of meditation today, sit or kneel for a set time, paying attentions to inhaling and exhaling breath. Sa karaniwan daw ngayon, ang pagninilay ay dinadaan lang sa inhale, exhale, na ang isip ay nakatuon, ngunit hindi particular na aktibo. Gayon pa man, ang pagninilay sa Biblia ay nakatuon sa ating hindi sa hininga kundi sa Diyos. Ito ay nakatuon sa salita ng Panginoon. Sabi dito, biblical meditation focuses not on our breath but on God's. Ibinibigay natin ang ating sarili na may mahigpit na pagninilay sa kanyang hiningang salita hanggang sa magsimulang mag-alab o magdingas ang ating mga puso. In definition sa meditation, sabi doon ni William Bates sa kanyang On Divine Meditation, meditation is an inward secret duty
The soul retires itself into its closet and bids farewell to the world. It is an invisible duty to the man of men, to the eye of men, and therefore, carnal persons do not relish it. It is an exercise of understanding. It is that duty wherein we do not converse, we draw see outward things. Ang pagninilay ay ang seryosong paggamit ng pangunawa kung saan ang ating kaisipan ay nakatuon na nagmamasid sa mga spiritual na bagay. Ito daw ay isang hindi nakikitang tungkulin sa mata ng mga tao at sa mga tuwid. Ang mga taong karnal o taong makalaman ay hindi nagnanais nito. Bakit ba tayo kailangan magnilay bilang mga Kristiyano? Why we meditate? At dito sa Psalms natin binasa, ay binigyan tayo ng salmista dito ng sapat na dahilan kung bakit dapat tayong magninilay-nilay sa salita ng Panginoon. Sabi doon sa Psalms 1, meditation warms and delights our hearts. Ito ay nagpapaalab ng ating pananampalataya at nagbibigay kasiyahan sa ating mga puso. Meditation makes us strong and fruitful as trees feed by rivers. Sa verse 3 natin binasa kanina, pinapalago at pinatitibay nito ang ating pananampalataya sa Panginoon. Sabi doon sa verse 3, gaya daw ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon naman ay hindi nalalanta. Sa lahat ng kanyang mga ginagawa ay nagtatagumpay siya. Sa pamamagitan din ng pagdinilay, ay pinoprotektahan tayo nito mula sa kahinat na ng masama na hindi dapat nating gayahin ang kanilang mga lakad. Sabi dito, he think and thinks at specific time and also day and night. Dito inisip ng salmista ang katotohanan na pinupuno ang kanyang isipan sa kautusan ng Panginoon kaysa sa payo ng masama. He not only understands God's words but releases it. His delight is in the law of the Lord. Nung binanggit doon sa verse 2, hindi lamang niya naunawaan ang salita ng Diyos, kundi nasisiyahan siya hanggang sa ang katotohanan ay naging malaki at matamis na sa kanya. He delights in it, he enjoys it, and thrills at it, even though it is a law, a yoke, a discipline, simply because it is law of God, which is holy, just and good. Meron siyang kasiyahan kahit na ito ay isang pamatok o disiplina. Meron siyang kasiyahan kasi dahil ito yung batas ng Diyos, banal at makatarungan, at yun ay para sa ikabubuti ng kanyang kaluluwa. At bilang mga Kristiyano, inaasahan sa atin na ang katotohanan ng salita ng Panginoon ang patuloy na gumagana sa ating mga puso't isipan. Ang katotohanan sanang ito ang patuloy na nagdidikta sa ating pang-araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan ng pagninilay. Tuwing kailan ba natin ginagawa ang meditation? How do we meditate? Sabi dito ng salmista, ito ay ginagawa niya araw at gabi. At paano ba natin ito gagawin? Sabi dito, pick a place and time. Marahil ito ay bahagi na ng iyong pang-araw-araw na pagbabasa ng Biblia o devotion mo sa araw-araw, na dapat ito ay parte ng iyong paghahanda sa araw-araw. Kung naghahanda ka sa trabaho o mga paghahanda mo sa bahay o kung ano pang mga hinahanda mo bawat araw, ay asahan din natin na hindi ito dapat ito ay kasama sa ating paghahanda bawat araw na binigay sa atin ng Panginoon. Asahan din natin na hindi ito madali dahil sa ating likas na katamaran, likas na kasalanan, kawalan ng spiritual na disiplina. Ngunit sabi dito, ang meditation ay isang tungkulin na napakabihira at madalas hindi may isasagawa. Isa sa dahilan kaya ang bilis natin magkasala o hinahangad ng kasalanan dahil naging pabaya tayo sa tungkulin ng pagninilay. At bilang Kristiyano, tandaan natin na sa bawat araw na dinagdag ng Diyos sa ating mga buhay ay
para sa mga tungkol na dapat natin gawin, isa doon ay ang pagninilay. Dahil kung habang patuloy nating pinapabayaan ang pagninilay ay balang araw ay matagpuan natin ang ating mga sarili na ito ay hindi nakasiyahan sa mga puso natin. Hanggang sa makita natin na ito ay hindi na ito ang kailangan ng mga puso natin. Hanggang sa makita natin na ito ay pabigat na sa ating mga sarili. At ito ay nagmumula dahil hindi natin ginagawa at pinapahalagahan ang tungkulin sa pagbubulay-bulay. Maging sa ating panambahan ngayon, the Sabbath day is a season of meditation. Ito dapat ang ugali nating mga Kristiyano, to be in the Spirit in the Lord's Day. Magandang pagkakataon o pang ibalik ang init sa pagninilay kung tinuturing natin ang pagninilay na ang araw ng Panginoon ay isang uri ng langit at ang pagninilay ay gawain sa langit. Gayunpaman, ang araw na ito ay ang angkop na panahon para sa pagninilay. In Psalms 119 verse 15, sabi dito, I will meditate on your precepts and fix my eyes on your ways. Itinuon ng salmista dito ang kanyang mata at ang kanyang isip sa salita ng Panginoon. Hindi siya nagpatinag na tumingin sa maganda o makintab na bagay sa kanyang paligid na maaaring maging magbigay sa kanya ng mga distraction at inalis sa mga nakasagabal na kaisipan. Bagamat makikita natin dito na ang tungkuling ito ay mahirap, ngunit kinukonsidera dito niya dito dahil ito yung kanyang kasiyahan. Ito yung kasiyahan ng kanyang kaluluwa. Bagamat na paraming mga tukso, ay nagsusumikap siya na ito ay gawin niya araw-araw. Regular. Meditation is not only a discrete act, but a lifestyle, day and night. The lifestyle developed from regular, even daily, uninterrupted times of focused meditation. Tuwing kailan ba natin ito ginagawa? Sabi dito, dapat tuloy-tuloy, regular na napaggawa dahil ito ang kailangan ng ating kaluluwa. Kung bawat araw ay kailangan natin ng pagkain upang masustina natin ang ating malakas na pangangatawan, gayon din sa ating kaluluwa. Bawat araw ay kailangan din natin ng kumain sa pagkain espiritual mula sa Diyos upang mapanatili ang ating kalakasan sa pananampalataya. Ang pagninilay ay hindi lamang para sa mga nag-aalab at masigasay na Kristiyano, kundi ito ay para din sa mga nakakaalam na sila ay mahina at madaling magkasala. Sabi dito ni Matthew Henry sa kanyang commentary, we must be constantly in the habit of respecting the Word of God as the rule of our action and the spring of our comforts, and we must therefore have it in our thought on every occasion, whether night or day. Tandaan natin na walang oras at mali para sa pagninilay sa salita ng Diyos. Sabi dito, dito rin po ang magtatapos. Sabi dito, I will meditate because I know my heart needs warm. I will meditate because I know how easily I stray. I will meditate because I need to see His glory. I will meditate because He alone can rekindle my heart. Sa lahat ng mga Kristiyano, na kung nakikita natin na ito ay kailangan natin, dapat ito yung gawin natin, ang pagninilay. Sige po, tayo po ay manalangin. O Diyos, salamat po sa pagtuturo mo sa amin patungkol sa pagninilay. Though, alam namin kung ano yung meditation, alam namin kung gaano kahalaga ito sa aming mga sarili. Ngunit dahil sa kasalanan namin ay naging tamad kami na gawin ito. Madalas ginagawa namin pero napakaiksi lang. Sobrang destructive namin, Panginoon. Salamat sa aklat ng Salmo na kung saan ay patuloy mong pinaalala sa amin kung gaano kahalaga ang duty namin sa meditation, Panginoon. Salamat sa pagkakataon na ma-refresh kami patungkol sa
tungkulin namin sa meditation. Ito ay madalas hindi napapansin, ngunit ito yung pinakakailangan namin upang patuloy na lumago kami, patuloy na mag-alab ang aming mga puso sa pananampalataya. Salamat dahil sa kabila ng hirap ng pananampalataya na meron kami, Panginoon, ang meditation ay paraan mo upang lumakas kami sa kabila ng mga makasalanang mundo na tinitirhan namin, Panginoon. Salamat. Dalangin namin maging sa araw na ito, O Diyos, na kami na walang disiplina ay mapapaalalahanan kami sa araw ng pagsamba na meron kaming tungkulin sa pagninilay ng iyong salita na kung saan ito yung pinakakailangan namin, Panginoon, sa aming buhay pananampalataya. Salamat po sa pag-aaral namin ito. Sa iyo po namin binabalik. Mataas na papuri at pasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.